Nagpabutas ako guys ng tenga, nagpa-ear pierce ako, ayan. Ay, alam nyo ba, meron ako ikukwento sa inyo na nakaka-disappoint at nakakaloan na nangyari. Sobrang ganda niya. Yung size ko pala kung hindi nyo alam is XL. Ayan no. Pero let's test muna, teka. Kuhanin ko lang yung power bank ko. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan, welcome back to another vlog. So for today's vlog, ayan, i-share ko sa inyo yung nabili ko sa Lazada. So ayan guys, bumili ako ng LED clock and i-unbox na natin siya. Ayan, may bubble wrap pa kasi nga nakalagay dito. Ayan, mapapansin nyo, iba na naman yung buhok ko ngayon. Ayan, mahaba yung dito kasi nga, ayan, may bangs ako. And then dito sa side neto, ayan, pinagupitan ko siya. And guys, medyo nandidiri ako kasi hindi ko bet yung ganitong hair, hindi ko gusto. Nagpa-perm kasi ako guys, pero ang daming nangyaring kinesu, mga ganyan, and dinedma ko na lang yon. Pero pupunta na lang ako sa isang salon ng tito ko para ayun, magpa-perm na lang ulit next 3 months, ayan, para kumulot. Kasi yung nangyari sa hair ko, hindi siya guys kumulot. Hindi ko alam kung naging wave yung buhok ko, pero ayan siya. Basta deadma na lang and i-unbox na nga natin to. Tinanggal ko na pala to sa mismong yung plastic nung Lazada. Ayan, and ito yung itsura ng box niya. Last time pa kasi ito dumating and gusto ko siyang i-unbox sa inyo para naman makita nyo, diba, yung mga pinagbibili ko sa Lazada. So, ito siya guys. Wow! Yung ganda niya. Color white pala yung pinili ko para bagay dito sa room ko. Ayan, may stand siya dyan, ito, which is good. Ayan, para mas stand nga talaga natin. Teka, paano ko to i-on? If hindi ako nagkakamali, pwede nyo rin siya lagyan ng battery. Or kung gusto nyo, pwede nyo siya isaksak. Ayan, yung DC input dito, then through power bank. Pero I decided na isaksak na lang ito sa, ito, yung USB. So, let's try. Ayan. So, saksak natin siya dito. Ayan. And then, may power bank kasi ako dito. Bali, ayan siya guys. Nung sinaksak ko siya guys sa power bank, wala siyang on and off button dito. So, kusa lang talaga siya na nag-on. And teka, namatay yung power bank ko. Pero parang ang hina niya. Teka, let's try sa mga ibang... Parang hina nung light niya. Guys, ang hina nung light niya, as you can see, oh. Hindi siya ganun ka-bright. Teka lang guys, manonood lang ako ng mga ibang YouTube videos na naka-upload tungkol dito sa clock na to. And, ayan, panoorin ko lang kung paano iset or tingnan ko sa Lazada kung may mga comment dun na ganito talaga yung light niya. Kasi ang hina talaga nung light niya and hindi ko alam kung pansin dito sa camera ko. Guys, so finally, ayan, na-set ko na yung aking 3D na alarm clock na nabili ko sa Lazada. And grabe, ang tagal ha, bago ko naayos. And ayan, ipapakita ko na siya sa inyo. And sobrang ganda niya. Laksan ko na rin yung brightness niya. Ayan na po yung clock ko. Ayan, time check is already 8:04 PM. Yung PM dito, ayan, kung makikita nyo, yung PM dyan, it indicates that, ayan, PM na ngayon. Then kapag AM, mawawala lang tong light na to dito sa PM. And yung AL mode naman, yan yung mode na kung gusto nyo, hindi lang time yung gusto nyo makita, like magpa-flash din kung ano yung temperature dito sa lugar na to. And ayan siya, ayan, nakalagay lang siya sa taas ng aking skincare ref, ayan. So, sobrang gandang aesthetic niya tignan, and very worth it, and sobrang mura lang niya, guys. Yung 3D clock na nabili ko sa Lazada, I bought it for only 370 pesos sa Lazada. And abangan nyo na yung Lazada 11-11, ayan, dito sa paparating na November 11. Pero, if hindi pa November 11 ngayon, i-add to cart nyo na yung mga gusto nyong bilhin sa Lazada and i-check out nyo na siya sa November 11. Kasi sa Lazada 11-11, ang magiging price na lang nung 3D clock na yon sa November 11 ay 364 pesos. Yung pangalan ng pinagbilhan ko nung 3D clock na yun sa Lazada ay Kalia. Ayan, update nga rin pala, nagpabutas ako guys ng tenga, nagpa-ear pierce ako. Ayan. Yung ginamit sa pambutas nung tenga ko is yung gun. Then yung earrings ko nun is yung color gold. Teka, ipapakita ko siya sa inyo. Bale, ito yung first ever earrings ko. Ayan guys, as you can see, ayaw mag-focus, teka. Mag-focus ka. Ayan. So, ito yung una kong earrings. Ito yung binarel sa akin. Guys, hindi ko talaga bet yung hair ko.
epic fail talaga. Nakatapos ko lang guys mag-film pero hindi YouTube video kasi binati ko yung tita ko ng happy birthday at ganito yung setupan. O, di ba, pang YouTube. So guys, kapag ako nag-film rin ako ng mga YouTube videos, ganyan din. So ang gawin ko today, since tapos na ako mag-film ng happy birthday, eh aayusin ko naman yan, yung filming setup ko, ayusin ko na siya. Guys, ito nga pala yung ring light ko. Ayan, nakakabit yung camera dito. Alam nyo ba, binili ko tong ring light na ito sa May Divisoria, dun sa Hidalgo. Okay, so yung pangalan ng store na yan ay Orbeats. Okay, so ang nangyari naman dito sa ring light na ito, hindi ko siya ma-on kasi yung adapter nito guys, yung dito, i-connect mo yung pinaka-ano niya dito. Ayan, yung pinaka-adapter niya, sumabog. So, kailangan ko bumili ng another adapter para mapagana itong ring light ko. Tanong na rin ako sa Orbeats na kung nagbebenta sila ng adapter. Pero sad to say, ayan, hindi daw sila nagbebenta. Talagang package na to talaga kapag binili. Kapag bumili ka lang talaga nitong ring light nito, ay kasama yung adapter. Eh, yung kailangan ko lang naman is yung adapter. Hindi ko na naman kailangan bumili pa ng ring light. Kasi ayan, meron na akong ring light, meron pa akong isa yung foldable, and yung adapter na lang yung kailangan ko. Pero buti na lang nakahanap ako guys ng adapter dun sa Apex. Ayun, dun ako sa website nila naghanap, and sobrang saya ko kasi nakahanap ako, mapapagana ko nit, hindi ko na kailangan bumili ng another ring light. Kaso hindi pa po ako nakakabili. I feeling ko next week na ako bibili. Ito pala yung foldable ring light na nabili ko sa Lazada. So, tatanggayin ko lang yung mga accessories ko sa katawan. Ako talaga, dami ko talaga magsingsing. Ay, alam nyo ba, meron akong ikukwento sa inyo na nakaka-disappoint at nakakaloka na nangyari. Ayan, so, umorder po ako sa Lazada ng earrings. And yung gusto ko kasing earrings, ano siya guys, yung parang pa-letter C. And then may cross siya. And then, ito yun. Tingnan nyo naman. And then, yung ginawa ko na lang, kasi nga, di ba butas na yung tenga ko? Para to sa mga hindi pa butas yung tenga. Bale, ito yun guys. Ay, nakaka-disappoint. Na-disappoint din ako sa seller kasi nilagay niya one pair daw. Pero isa lang talaga yung dumating, o isa lang. So, dapat dalawa to. At nakaloka pa kasi ito yung earring na, syempre, kapag hindi pa butas yung tenga mo, ayun, pwede ka naman gumamit nito kasi clip lang siya. Akala ko naman may ano siya, yung parang pang-lock niya. Pero hindi pala. Pero doon sa mga picture, talagang ganito yung pinakita. And ako yung nagkamali, inaamin ko naman. Pero ang ginagawa ko, ayan, ito kasi binili ko sa ATC. Itong earrings na to. And then ginagawa ko, ayan, kiniklip ko na lang siya dito. Ewan ko kung maganda tignan. Pero sabi naman nung lola ko, okay naman daw. Hindi ko talaga bet yung buhok ko. Nakakainis talaga. May share pala akong magandang app sa inyo. Yung pangalan ng app ay Shopback. Okay, so napakaganda guys ng Shopback. Andami ko ng pera sa kanya. Para sa akin, madami na yon. Ay, happy naman ako kasi meron na akong pera sa Shopback. For example, bumili kayo sa Lazada, sa GrabFood, sa Foodpanda. Kapag umorder kayo sa mga yon, meron kayong marireceive na cashback. And natutuwa ako kasi guys, legit talaga, meron na po akong 270 pesos cashback. Ayan, so meron na po akong 270.38 pesos. So, bale, may mga categories dito. Ayan, meron Foodpanda, meron ditong grocery delivery, meron ditong Shopback Mall, Lazada app, tapos may mga fashion, food delivery. Yun yung maganda dito sa Shopback. Alam nyo ba kung bakit tayo kikita sa Shopback? Ganito yun. For example, may gusto kang bilhin sa Lazada. So, ang mangyayari kasi, kapag pinindot mo yan, ayan, may, diba, may nakalagay na Lazada dito. Ayan, papakita ko muna sa inyo. So, diba, may nakalagay na Lazada dito. Pag pinrest nyo yan, ayan, continue to the app. Pupunta siya mismo sa mismong app ng Lazada. So, ayan, pwede ka na mag-purchase, ganyan. So, kaya ka nagkakapera sa Shopback, nire-refer ka kasi ng Shopback dun sa Lazada. So, yung Lazada, binibigyan niya ng percent. So, kapag binibigyan ng percent, syempre pera na yun, diba? So, kapag meron ding percent, kakahatian, kakalahatian. Ano ba? Paano ba? Ayun, basta kakahatian tayo rin ni Shopback ng kanilang na-receive din sa Lazada or sa kahit anumang stores na yon. So, ganun tayo kung paano tayo kikita sa Shopback. Kaya, download nyo na yung Shopback sa App Store at sa Play Store. Guys, dumating na pala yung package ko from Lazada. Ito yung in-order ko, yung phone holder. Grabe, ang late ko na sa mga phone holder. Ngayon ko lang napag-isipan na bumili. Kapag nag-online class pala talaga, kailangan pala talaga siya. Kasi, yung laptop mo, pang video, hindi ka naman pwede mag- another tab, ganun, kasi
hindi mo alam if yung video call na yun, na, baka mamaya nakasara yung camera mo. Mas better if you want na mag-research ganun. For example, may isasend yung teacher na PDF file. At least, mabubuksan mo siya sa cellphone and then para hindi mo nahawakan, lagay mo na lang sa phone holder, yung sa stand niya. Palubat na pala yung camera ko. Sana umabot. Well, meron naman akong extra battery pero natamad kasi ako kunin. I bought 2 phone holder. Ayan. Magnetic suction table top bracket. Ayan. Ganyan siya. Wow. Ayan, pwede mo siya taasan. Ayan na nga ba sinasabi ko, nakat yung video. Nalobat kasi guys yung camera ko. Ayan. At ayan, pinalitan ko na ng battery. Buti na lang meron akong extra. Guys, hindi pa ako nakakaligo as you can see. Kung ano yung nakita niyo yung last clip ko yesterday, ito pa rin yung damit ko. Yung camera ko kasi itong G7X. Kung alam nyo lang guys na medyo naglolo ko na rin siya. For example, may in-insert ako na battery na full charge. Kaka-charge ko lang pero mag-show siya change the battery. So ano yung lobat yung battery. Pero para magamit ko ulit yung battery niya, nire-insert ko ulit siya. And gumagana pa naman. Guys, i-remind ko lang kayo na it's very important na mag-moisturize ng ating lip. Kasi one time, ito ha. One time may nangyari sa akin na dry yung lips ko. Then natawa ko sa isang shared post ng friend ko sa Facebook. Syempre, 'di ba? Pagtatawa ka, 'di ba? Parang hang, syempre, 'di ba? Parang nganga ka ganyan. Ganun. Pag nganga ko, syempre yung lips ko dry noon eh. Biglang nag-crack, nag-an yung lips ko. Ayun, tingnan niyo. Ewan ko lang kung kita sa camera pero ayan siya. Ayan, this one. Tapos nagdugo and ansakit. Pero buti na lang kinabukasan. Medyo okay-okay na rin siya. May pain, pero alam mo yun, parang tolerable naman. It's very important talaga na mag-moisturize ng lip. Iwas na rin sa mga ganong situation. Kaka-uwi lang namin. Galing kasi kami guys sa YOLO Red Crow Dinner. Yung may-ari nung si Hungry Syrian. Ayan, at ayun, nung natikman ko yung burger nila, sobrang laki. Guys, hindi ko na na-vlog, pero ayun, kumain ako ng burger nila. Sobrang laki ng burger, hindi ko siya ganun kayang isubo lahat. Okay, so, bite lang talaga tayo. And sobrang sarap ng burger nila, ang laki ng patty. Yun, kaya siya nakapagpalaki din ng burger is yung patty. Tapos guys, ayun, bumili ako sa Terra Nova ng shirt, isa lang. And ito yung binili kong shirt, wait lang. Ito siya. Ito siya guys, ayan, yung Polaroid. Sobrang ganda niya. Yung size ko pala kung hindi nyo alam is XL. Ayan. Pero sobrang nipis nung shirt. Like, ayan no. Sobrang nipis niya. Meron akong glasses dito. Ito guys yung aking anti-radiation glasses. Pag sinuot ko siya, hindi ko siya ganun kabit. Parang hindi siya match dun sa face ko. Kasi sabi nung iba kong friends, kapag nagsusot ka doon ng mga glasses and all, ano, may binabagayan daw siya sa face, okay, pero sa akin, hindi ko talaga siya bet. Like, ayan, no. Etong glasses pala na ito ay nabili ko sa Metro Gaysano, yung pangalan nung store ay Digis. Pinili ko na yung anti-radiation kasi sabi nga, maganda daw tong glasses na to para safe na din sa mga laptop screen, sa cellphone, ayun. Ano ko lang sa mga anti-radiation glasses like this one is parang may filter siya na color pink. Which is, hindi ako ganun ka-comfortable. Kasi syempre, kapag nag-edit ako ng mga YouTube videos, kino-color grade ko pa yan. Parang ina-adjust ko yung exposure, yung saturation. Eh, parang hindi ko rin naman ito magamit kasi hindi nagtutugma. Parang may added filter kasi ito. Sobrang busog ko. Tapos you can see sa likod, ayan, wala dyan ngayon yung mga plants ko kasi kanina, nilagay ko muna siya dun sa aming garden. Diniligan ko muna, then pinaarawan ko kasi ilang araw na siyang hindi nadidiligan, mga best. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And ayan, ngayon lang po ulit ako nakapag-vlog. And ang dami na talaga nangyayari ngayon. And I just want to apologize kasi late ko na po na-upload yung aking Lazada 1111. That's my biggest Lazada 1111 haul. Sabi ko kasi dun sa video na dapat i-upload ko siya ng November 11. Yung nangyari kasi guys, nung November 10, inantay ko yung Lazada 1111 kasi nga, ayan, magmamadaling araw na ganyan, and then, i-check out ko na siya. And after filming that video, inedit ko na. So, kinot ko na siya guys, then, syempre, natulog muna ako, and then, continue ko na lang tomorrow, and then, ayan na, gumising na ako.
Nanayan, napagising ko, ine-edit ko na siya. And ang haba kasi guys ng video, 39 minute video yon. Syempre, ang tagal ko nga nag-edit ng time na yon. November 11 guys, magagabi na. Bigla na lang po nag-brown out dito sa amin. So, since nag-brown out dito, continue edit. Syempre, concerned din naman ako dito sa bahay namin, dito sa family namin. Kasi kailangan namin ng light, kailangan namin ng power bank, ganun. And syempre, dapat prepared din kami sa mga ganitong sitwasyon. Ayan, since brown out nga dito sa amin nung November 11, nung gabi na. So, hindi ko na ma-upload yung aking Lazada 11-11 video. Kasi nga, since walang kuryente, wala rin po kaming internet. So, ayan guys, yung problema. So, late ko na nga siya na-upload, pero ang maganda dun ay na-upload ko na nga para naman mapanood niyo yung aking biggest Lazada haul. First time kasi sa channel ko na magkaroon ng my biggest Lazada 11-11 haul. May dumating guys na package from Lazada. Ayan, mag-unbox na naman tayo. Ito yung binili ko. Yesterday lang to dumating. And ayan, hindi ko pa siya nabubuksan kanina. And ngayon, excited na nga akong buksan ito. At excited na rin ako guys na ipakita to sa inyo. Excited ko na rin siya gamitin kasi hindi na ako makapaghantay bet. So ito siya. Wow! Medyo malaki din yung speaker. Ito kasi guys yung binili ko. Ito yung wireless speaker na may pagka-vintage siya. So, ito siya. Ito yung box niya. Ayan. Ooh, malaki din siya! Oh my God! Ang ganda! Sinasabi ko na agad na maganda. Hindi ko pa nga nakikita. Sige, kayo muna makakita. Oh my God! Ang ganda! Alam niyo guys, sa picture nito sa Lazada, para siyang maliit. Pero kapag dumating na siya, laki pala niya. Like, ganito siya guys, kalaki. Speaker na siya, and pwede ko rin siya i-display dito sa aking room. Ang ganda. So, i-test ko muna siya kung gumagana. Baka mamaya, ang ganda nga, tas hindi naman pala gumagana, diba? So, i-test ko muna siya. Ito pala guys, yung nabili ko sa Lazada 11-11. Next, successfully. Huy, ang ganda ng tunog niya! Guys, ang ganda ng tunog niya. Ang ganda. Ang maganda guys dito sa speaker na to, tignan niyo ah. Ito yung volume niya. So, ayan. Para hinaan, then lalaksan mo siya. Oh, diba? Sobrang mura at affordable niya bilhin. Nagulat ako. Bali, dito mo siya i-on. Long press lang. Yung link pala nito sa Lazada, ililink ko na lang siya down in the description box. Please alam nyo, gusto ko ulit magkaroon ng humidifier. Kung naaalala nyo sa mga old vlogs ko, di ba meron ako. Kung naaalala nyo, yung pinakauna kong humidifier is yung umiikot siya, yung color blue, yung light niya. Yun kasi is binigay ko na dun sa lola ko. Lola at lola ko, dyan sa kabilang kwarto. Ayan, at ginagamit nila. Yung humidifier ko naman na color white, ayun, yun yung nandito. Kaso sira na siya, so tinapon ko na siya. And ayun, I'm planning to buy another humidifier, and may nakikita akong mabangong scent. Napanood ko kila si Rai, si Ray, ayun, ginagamit nila yung ano nga ulit pangalan ng teka, I'll check muna. I'm also planning to buy yung humidifier na color white, 3 liter capacity na siya. And I don't know kung when ko siya orderin, pero teka lang, hanapin ko yung store na nagbebenta ng mga scent. Ayan, yung pangalan ng store na yun si Mia Mason. Ayan, gusto ko bumili sa kanila yung number 1. Yun yung pinaka best seller na scent nila. Yun daw kasi is parang yung amoy niya is yung sa Shangri-La. And I'm excited kapag bumili na siya, kaso ayun. Kakatapos ko lang guys kumain, and alam nyo ba, ang tagal ko nang hindi nalilinis tong part na to. Like siguro mga 4 months ago or 5 months ago, hindi ko na siya na-vacuum kasi ayun, minsan nakakatamad. Pero I'll try tomorrow na i-vacuum, i-clean itong part na to, itong shelf na to. Dapat pala yung mga gamit ko, pinupunasan ko rin siya kasi naaalikabukan. Like yung car na yan, yung pan-display dyan. And also guys, I'm planning na i-change yung mga nandito sa aking IKEA na shelf. Mag-order pa ako sa Lazada. And kung napapansin nyo, parang nangingitim ako ng onte. It's because ang tagal ko na pong hindi nakapag-take ng glutathione and collagen. Guys, hindi na ulit ako nagiging consistent kasi lagi na po akong busy sa schoolworks. Kahit na nalilate ako, ayun, naging busy talaga ako. And to be honest, stressed nga ako eh. Pero dapat, hindi tayo nasi-stress kasi nakaka-hairful yun. Oh, by the way, ayan, bago na naman yung earrings ko. Kaparehas niya yung binili ko last time, pero yun kasi, yung nabili ko last time is
kiniklip lang siya. And actually, ako yung nagkamali kasi yeah, hindi ko nakita dun sa next picture na kiniklip lang pala siya. Pero eto, may sarili na siyang ano, yung pinaka parang needle niya. Ayan, so eto nabili ko. Sobrang mura lang niya. I-link ko na lang down in the description box. Nabili ko lang siya sa Lazada. Grabe, pinipimpos ako. Puyat pa more. Hey, what's up guys? It's me again. So today, dumating na po yung package ko from Lazada. Ayan, so umorder po ako. Ito yung order ko nung Lazada 1111. I'm pretty excited na kasi guys, yung in-order kong to is a charger. Ayan, charger siya ng aking iPhone. And let's unbox. Itong binili kong to is nung Lazada 1111. Super sale sila. And ito siya. Oh my god. So yung tatak niya ay, ayan, Mac Dodo something. Ayan. So this one is a 90 degrees lightning cable. And ano siya guys, pa-L siya as you can see. So perfect na perfect to if nag-Netflix kayo. Siyempre diba kapag nanonood kayo ng Netflix pa landscape, then yung charger niya, pa ganun. Para hindi siya ganun masira. Kasi if you have yung Apple charger na ganito, ayun, and then manonood kayo ng Netflix, masisira siya. So it's better to buy yung pa-letter L na cable. Sobrang mura lang talaga nito. In order ko rin ng ganito si Mama, pero ibang brand yun. Ito siya. Uy, mahaba pala siya, in fairness. It's 1.8 meters. Actually guys, yung charger ng aking iPhone is yung charger ng iPhone 11. Pero this one kasi gagamitin ko lang ito. Isasaksak ko to sa power bank. Doon mabilis naman mag-charge yung adapter ng aking charger, yung Apple. Ay, mabilis naman siya. Pero ito kasi gagamitin ko lang siya sa power bank. Pero let's test muna. Teka, kuhanin ko lang yung power bank ko. Ito na yung power bank ko and 92% siya. Saksak ko na siya. Oh, yung maganda dito guys, umiilaw siya. Ayan, umiilaw siya. Let's try dito. Oh, it's charging. Oh, bongga. Maganda kasi dito, mahaba siya. Kahit din pa-portrait yung gamit mo, safe pa rin siya. So, kung interested kayo dito sa lightning cable na to, I will have a link down in the description box. And that is it for our vlog. And thank you guys so much for watching this video. I-follow nyo muna ako sa aking mga social media accounts kung hindi nyo pa ako na-follow. And please do subscribe to my YouTube channel. And kapag na-click nyo yung subscribe button, also click the bell notification to be updated whenever I upload a new video. Thank you guys so much for watching this video. Please click the subscribe, bell notification, and like this video. See you guys on my next video. Bye-bye!